pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming maraming salamat po sa lahat po na nag-like, nag-share, nag-comment at nag-subscribe sa aking channel at patuloy po na nanonood ng lahat ng video na aking ginagawa. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking gagawin. So ngayong araw po na to ay gagawa tayo ng 150 watts na booster output para sa ating amplifier or tinatawag natin booster amplifier. So gagawa tayo at tayo ay magre-rewind ng output transformer. So nakagawa na po tayo ng input, nakagawa na tayo ng 70 watts na output transformer. So this time is 150 watts. So shout out po sa mga nanonood po na tumatangkilik ng aking mga video na ginagawa. Shout out kay The One TV by JM. Shout out kay George Tech Official, Sergi Tech, Lokban Electronics TV, Tutorial Rep and Aircon and More, Lioda Tech, at Amon Lubiano. Ayan ang mga kaibigan natin na patuloy na sumusubaybay sa ating channel. So, ang mga materials na kailangan natin sa ating 150 watts, of course, syempre yung EI core natin, na ang sukat nito ay 1 1/4 by 1 1/4. Ito po yung para sa 150 watts na booster amplifier. Ito naman yung transformer cover, kaya may cover tayo, hindi transformer legs ang gagamitin ko. Then kailangan natin ng magnetic wire na number 19, masking tape, yung ating nakahandang piece paper, then of course yung bolts and nut, at yung wire natin para sa ating i-rewind. So hinanda ko na para ikakabit na lang natin. So para sa kaalaman ng lahat, ang booster amplifier ay hindi to basa-basa na uaudyohan. Kailangan partneran natin to ng mababang wattage na amplifier. Usually ang karamihan natin ginagamit dito ay yung 15 watts, 30 watts, 40 watts at maximum 50 watts. Ang gusto po kasi ni booster ay mababang wattage lang ng amplifier. Pero sa power supply, mas mataas ang amperahe ng ating transformer na gagamitin, mas lalong mas maganda. Nababawasan yung humming, plus dinadagdagan pa natin o tinataasan yung capacitance value ng ating filter capacitor. So, at ang output transformer natin, habang lumalaki ito, eh tayo po ay nagdadagdag ng power transistor. So kayo na ang bakala kung gusto nyong 4-4, so bali 8, pwede naman po yun. O mas marami pa, pwedeng-pwede. So pwede tong output transformer na to, pwede sa NPN booster, pwede rin sa PNP. So kasi meron tayong ginagamit na PNP transistor, yung ating MJ2955 at NPN naman sa 2N3055. So, susunod naman, i-diagram natin yung 2N3055. Ang pagkakaiba lang naman nila ay sa supply voltage. Si 2N3055, kailangan pa nito ng spacer. Kailangan yung collector niya hindi sasayad sa chassis ground natin. Kasi alam natin, pag sinabing chassis ground, ay negative. Samantalang si MJ2955, nakakonekta talaga si collector niya sa ground or sa negative natin. So, alam ko naman na alam nyo na sikat na sikat nung araw ang ating booster amplifier. So, gumamit pa to ng power transistor na B449. So, kaya lang nagmahal, kaya sumikat ang 2955 sa kayong 2N3055. So, sa mga malalayong lugar na walang mabiling MJ sa 2N, pwede naman natin palitan ng letter A, letter B, letter C, letter D na mga silicon power transistor na ginagamit sa amplifier. So, kayo nang bakala kung anong available na meron kayo dyan. Basta masundan nyo lang yung diagram kung pang NPN, pang NPN, pang PNP para sa PNP. So, tatakbo po yan. Okay, so kung ready na kayo, daanan lang natin yung schematic diagram, then mag-rewind na tayo ng output transformer ng ating booster 150 watts. Kung ibinabalik sa inyo yung black diagram,
ng ating booster amplifier saka yung ating low wattage na amplifier. So, ang mga sikat nung araw dito, yung AN214, yung UPC1230, TDA, saka yung BA5406, ayan ang madalas kong gamitin. Then, of course, ito yung schematic diagram. Meron tayong input, meron tayong output. Habang lumalaki yung transformer natin sa output, lumalakas yung sounds natin, nagdadagdag naman tayo ng power transistor. Ito ngayon yung ating i-rewind. According dito sa table na ibinibigay ko sa inyo, ang gagawin natin ngayon dito ay 150 watts na merong size ng wire na number 19 at ang size ng core natin ay 1 and 1 port by 1 and 1 port. At ang number of turns niya, 110, dalawa times 2. So kung ang transistor na inilagay ko dito ay 6, pwede nyo namang gawing 8. At ang power supply 12 ampere pataas, mas lalong mas mataas, mas maganda. So, eto na yung i-rewind natin. Tatlo lang yung wire na ilalabas natin. So, 110, another 110. So, number 19 yung size ng wire natin. Eto naman yung mga materials na kailangan nating gamitin. Then, of course, pwedeng MJ ang gamitin ko, pwedeng 2N3055, yung susunod na lang yung diagram. So, ito yung output natin, ito yung dalawang power transistor, ito yung input natin, at of course, yung resistor natin. Dito lang tayo magpa-parallel, base-base, emitter-emitter, collector-collector, ganun din dun sa baba. So, kung ready na kayo, i-rewind na natin yung output transformer natin. Set ko na yung rewinding machine natin, naka-0-0 na to. So, 110 sa dalawa. Center tap tayo dun sa gitna. So, ito na yung ating bobbin. So, nabibili naman itong bobbin na to sa mga tindahan ng electronics. At ito ay available. So, may kulay puti at meron tong kulay itim. Ayan, karamihan itim yung nabibili ko. So, ito naman yung wire natin na number 19. So, ilalagay ko na dito sa baba at i-rewind natin. Ito yung una. So, buhol lang natin to dito. Tapos, iikot lang natin to. So, kung gusto nyo medyo mabagal lang, lagay natin dyan. Okay, so, ayan. Okay, so 110. Ayan, 110 na tayo. So, isa-center tap natin to. Ayan. Tapos, lagyan natin dito ng masking tape. So, kung kinapos na yung masking tape nyo, pwede naman diretso lang. Total naman to ay babarnisan naman natin to. So, pag nagawa to, babarnisan natin to para dire-diretso yung ating trabaho. Then, another 110. So, set ko ulit ng 0-0. Ayan. Then, ikot na naman tayo dito. Ayan. So, pangalawa. Ayan. Then, lagyan na natin dito ng masking tape. Then, cut na natin. Kaya, sandali lang itong i-rewind. Tapos lalagyan natin ng piece paper, lagyan na natin to ng masking tape. Ayan. Ibaba na natin ito ngayon.
So, lagyan natin ng piece paper para mas maganda. At lagyan natin ito ng ating hihinangan ng terminal. Ito na lang. So, yung center top, yung orange. So, bahala na kayo. Yung magkabila, lagi magkapareho kasi kahit magbaliktad to, okay lang. So, ito na ngayon yung ilalagay natin. Then, ipulupot na natin. So, testingin natin ang tester. Dapat may deflection to para bago natin ilagay yung EI core, baka mamaya hindi nag-connect. Ayun. So, may palo na. May palo na. So, mamaya double check ulit natin to. So, pwede ko na itong putulin. Pwede na putulin dyan. At lagyan ulit ng ating masking tape. Kailangan yung masking tape laging nasa gitna siya para hindi siya makikita pag nilagyan natin ng EI core. So yung EI core natin pwedeng tagalawa, pwedeng tag-iisa. So depende na sa inyo kung anong gusto nyo. Pwedeng tatluhan, pwedeng apatan, pero nasanay kasi ako na dalawahan. So ganyan nyo, dalawa dito. Tapos dalawa din sa kabila. Ang gagamitin natin ngayon dito ay transformer cover. So, ang design ng booster natin ay nasa ibabaw yung transformer. Pag transformer leg, nasa loob yung transformer. Tagalawa rin yung ating letter I.
Okay, so tapos na natin lagyan ng eye. Ito naman sa ilalim. So, ito yung isasaklob natin ito dito. Kasi ang magiging forma na ito sa transformer, nakaganyan siya. So, ito na ngayon yung ating wire. So, pero, bago natin to ikabit na lahat, babarnisan na natin to. Pero mamaya ko na lang babarnisan. Papakita ko lang muna sa inyo na ganito ang itsura niya. So, the same pa rin yung input natin. So, kaya abangan nyo, patakbuhin din natin to. Yung input, hindi na yun magbabago. Ayun na yung mga gagamitin natin. Pero, yung output, nagbabago. Habang lumalaki yung transformer natin, lumalakas yung ating booster. So, ang style nito, yung pinaka-chassis nito, bubutasin natin sa ibabaw. So, nakaganyan siya. Yung input, nandun sa loob. So, tatanggalin ulit to, tapos bubuhusan ng barnis. So, napakita ko na naman sa naunang video ko. So, kaya hindi ko na to tatanggalin muna. Sa nakatapos na naman tayo ng isang output transformer ng ating booster. So, kaya medyo talagang napakaganda na naman. At ito ay pag binutas na natin sa kaha, ayos na ayos. Okay po, so muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po na nag-like, nag-share, nag-comment at nag-subscribe sa aking channel. So, testingin natin ulit. Para walang mintis, dapat ito ay merong palo lahat. Okay, so meron. Tignan natin kung grounded. Kaskas natin. Okay na. So muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo lagi-lagi. Salamat ulit. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!